Ang ating video ngayon ay tungkol sa pag-review ko dito sa product na nabili ko sa online. At talaga namang alam ko na kailangan nyo ito, lalo-lalo na kung kayo ay content creator, kayo ay teacher, or kayo po ay nag-i-interview at gumagawa ng video. Alam kong kailangan nyo itong gadget na to kasi napaka-useful po talaga. Bago ko po ito isi-share or i-recommend para sa inyo, ay talagang sinubukan ko muna kung ito ay gagana sa aking gadget. Okay, so ito ay ang Feinodi Wireless Microphone. So nabili ko po ito sa Shopee at ilalagay ko sa description below yung link kung saan ko siya nabili para po sigurado na yung nire-review nating item ay yun din yung mabibili nyo. Alright, so nabili ko siya ng nasa 1,000 something, no? So ito po yun. Nabuksan ko na siya, hindi ko na i-unbox kasi pupunta na tayo dun sa review kung ano po yung capability niya or yung quality ng itong gadget na to. Out of the box, meron tayong isang receiver, no? Ito yung mukha niya. Ayan. At meron tayong dalawang transmitters. Pwede po kayong mamili dun. It's either isang transmitter, isang receiver, or dalawang transmitter, isang receiver. So ang pinili ko po ay dalawang transmitter para po for the interview. Magagamit natin tayo sa interviewee at doon ang isa ay sa interviewer. So pwede rin po itong gamitin kapag kayo ay gumagawa ng mga videos, interviews. Pwede po nating magagamit ito. So yung naririnig nyo po na audio ngayon ay direct po ito sa ating cellphone. So yung cellphone natin is Redmi Note 8. Right? So ito po yung kanyang package. Meron siyang Type-C connector. Ginagamit po ito dito galing sa kapag kinoconnect na natin itong ating receiver papunta sa ating phone. So ito pong gamit natin na connector. So Type-C connector. Medyo maiksi lang siya kaya pag nilagay mo sa cellphone mo, hindi mo siya mailagay kung saan yung gustong ilagay na safe. Kaya lang, ito naman ay super lightweight po, hindi po siya mabigat, kaya kahit ilalagay nyo sa ating cellphone, sa inyong cellphone, sa inyong gadgets, hindi po masisira yung inyong port. Alright, so yun po ang ating connector para sa ating receiver. Meron din siyang charger wire na 2-in-1. So isang from galing sa adapter, papunta doon sa ating gadget, for charging po. Ito naman ang gagamitin natin pag nag-charge tayo ng ating receiver at saka yung ating transmitter. So, ito dalawa. Kaya, pwede mo nang pagsabayin na i-charge yung dalawang transmitter. Right? So, pagkatapos naman nun, ay pwede mo nang i-charge kung lubat yung receiver mo. Pwede nyo na rin i-charge yun. At meron din tayong connector din. Audio connector din po ito kapag tayo ay gagamit or magko-connect na tayo doon sa ating laptop or sa ating webcam or sa ating GoPro. Ito po yung gagamitin natin, ilagay natin dito sa ating cellphone or sa GoPro or sa laptop. Ay iko-connect natin dito sa ating receiver. Pero hindi ko na-try yan, kaya wala kasi tayong GoPro, kaya hindi natin ma-try yan. Meron din siyang para sa Apple or iOS, no? Apple gadgets at Type-C na connector. So ito din po yung gagamitin natin pag kinoconnect natin itong receiver doon sa ating cellphone or sa ating iPhone. So meron siyang dalawang kasamang dead cut, no? Ito po yung nilalagay sa microphone. So ilalagay po natin, ingatan lang po natin kasi tinitwist lang po siya, no? Meron siyang lock. Kaya nilalagay natin dito. So paglagay niyan, lalagay lang natin. Hanapin natin yung portion na masasakto siya. Tapos ititwist natin ng ganyan. At yan na po. So connected na po yung ating dead cut. So para po hindi matanggal. Yan. Hindi siya matanggal. Right? So ang susunod naman natin na gagawin ngayon ay ang pagsubok sa quality ng voice. Yung audio. Audio quality ng microphone na ito, itong wireless microphone na Feinodi. Sa receiver, meron siyang
volume button dito. So dito kung gusto mong lalakasan yung volume, dito natin ipipindutin. At meron din siyang power button dito sa taas at yung headset jack. So yung headset jack pala, ginagamit ito kapag gusto nating marinig kung ano po yung pumapasok or para marinig po natin yung pumapasok na audio dito sa receiver. So gagamit lang tayo ng maliit na headset or headphone, ilalagay po natin dito para po kahit malayo po yung nagsasalita, meron tayong maririnig na audio dito sa receiver. So dito naman sa transmitter po, ito yung microphone. Meron siya ditong ito yung port para sa charging. Ito yung power button. Ito yung noise cancelling at ito yung reverberation. Kung gusto mong may echo yung audio, itong sa baba po ang pipindutin natin. Kapag gusto mong ma-cancel yung mga noise background po sa inyong audio, ito po yung pipindutin natin. Kung gagamit tayo ng dead cut, parang pareho lang po yung function niya. Mamaya i-show natin kung ano po yung differences ng merong dead cut at yung noise cancellation lang ang gagamitin natin. So ngayon, i-connect natin yung dalawang transmitters dito sa ating receiver. So i-on lang natin, power on lang yung ating receiver. So makikita natin nag-blink siya ng green. Kapag ito ay naghintay ng pairing dito sa ating transmitter. So, i-on din natin yung ating transmitter na isa. Ayan, nagbiblink din siya at makikita natin na naka-orange po yung ating transmitter. So, naka-orange po siya. Ibig sabihin, paired na sila kapag hindi na siya nagbiblink. So, makikita natin mamaya pag pinindot natin itong voice cancellation or noise cancellation, magi-green din siya. Right? Pero, pareho lang po yan na connected dito sa ating receiver. So, yung dalawa, i-on ko rin itong isang transmitter. Ayan. Kapag hindi na po siya nagbi-blink yung kanyang ilaw, ibig sabihin po ay connected na silang dalawa. So, ito naman ngayon, atin namang i-coconnect ito sa ating cellphone. So, kailangan na po pala para po makukuha natin yung function talaga or yung audio. Gumamit po tayo ng open camera. Ang ginagamit ko po ngayon na camera app sa aking cellphone ay open camera. At isi-set up po ninyo doon yung audio source. Ilalagay nyo po doon sa USB if available. So ito ay ilalagay ko na po yung ating receiver. So yung receiver niya, ayan, nakakonect na po sa ating cellphone. At yan, naka-bitay lang siya, no? Hindi naman siya ganun kabigat, kaya okay lang po siya. Right? So, ito, test mic. Yung audio na narinig nyo ngayon ay galing sa ating microphone 1. Ang microphone 1 natin ay hindi natin nilagyan ng dead cut. At yung noise cancellation niya ay hindi activated. Kaya nakita nyo dito orange, no? At ito naman yung microphone number 2. Walang dead cut at merong hindi activated yung kanyang noise cancellation feature, right? So ngayon, ilalagay natin itong dead cut. Ayan, so may dead cut na po or yung dead cut kasi ang tawag dito eh. Ito rin po ay sumasala ng mga background noise, no? Yun po yung maririnig natin na audio ay meron ng dead cut at hindi na activate yung kanyang voice cancellation or noise cancellation. So ilalagay po ito dito sa aking shirt. Ayan, so kung maririnig niyo po, yan po yung audio output ng ating Feinodi wireless microphone na may dead cut pero walang noise cancellation, hindi siya activated, right? So, ayan. Ngayon naman, tatanggalin natin itong dead cut. Tatanggalin natin. Ayan, tanggal na. At i-activate natin yung noise cancellation. So, activated na, naka-green na siya. So, activated na po yung noise cancellation niya. So, sasabihin niyo po sa akin kung ano po yung difference ng may dead cut na walang noise cancellation,
yung hindi activated yung noise cancellation, at ito walang dead cat. So ilalagay ko ito sa ating shirt. Ayan, so nakalagay na po sa ating shirt, my noise cancellation is activated pero walang dead cat. So sabihin niyo po sa akin kung ano po yung difference. So ngayon naman, lalagay naman natin itong dead cat while naka-activate po yung kanyang noise cancellation. So lalagay natin ito dito sa ating shirt at sabihin niyo po kung ano ang difference ng audio output. Okay? So ang next na test natin is yung distance test. Kasi ang nakalagay dito kasi sa description ng product na ito sa Shopee na kung saan ko binili ay aabot siya ng 40 meters, right? So try natin sa labas. Tara. Okay, so sa ngayon, ite-test natin yung audio output niya. Ang distance ko from the camera is around 1 meter or 3 feet, ano? So 1 meter. Mamaya, susubukan natin dalawang microphone together na gagamitin while at a distance. Na? At ngayon ay pupunta ako doon sa unahan. Ito. So, sa ngayon, yung distance ko from the camera is around 5 meters. Dito ka. 3? Oo. So, susubukan natin na dalawang speaker ang magsasalita. So, hello. Ayan. Si Mami, siya ang mahawak ng microphone number 2. So, magsalita ka. Kumusta naman kayo dyan? Mainit. Mainit, okay. Mainit, guys. So, aatras tayo doon sa unahan. Ano? 1, 2, 3. So, ito ang distance natin from the camera is around 10 meters. No? 10 meters. At si Mami ay kasama ko rin, pagsasalita din siya. Magsalita ka naman. You invite our... Hello. Subscribe naman dyan para sa mga bagong bisita natin dyan. Okay, so mag-subscribe daw tayo. So ngayon, uurong tayo ulit ng panibagong distansya. Alright? So dito, mga 20 meters. 20? So ayan, mga 20 meters away from the receiver, yung ating microphone transmitter ay nasa 20 meters po tayo away from the camera. Ako. So tingnan natin kung ano yung output niya, kung hindi pa mabago yung quality. At meron din tayong kasama dito. Doon ba ako sa mas malayo? Ah, sige, doon ka sa mas malayo. Sige, try. Doon ka sa mas malayo, mga kasi ito 20 na eh. So doon ka sa pinakadulo doon. Doon. Aabot ng 40 meters. Right? So para ma-try po natin talaga kung gaano ka ito, hindi natin i-cut mamaya ha, yung ating video. Ayan, sige, magsalita ka, Mami. So that is around 40 meters away from the receiver. Sige daw. Narinig pa ba ninyo ako? Magsalita ka lang kahit ano. Hello. Hello, guys. Ayan, sige, urong ka pa doon. Urong pa. Mga 50 meters. So ako, uurong din ako dito. Medyo hindi nyo na makikita kasi natabunan na po yung distansya. Pero ang distance namin is nasa 50 meters from the receiver. Ayan, maglalakad ako dito. Tingnan natin po. Mga 50 na. Meters away from. Meters away. Walang obstruction po ito, mga kaibigan. Open space po siya, kaya lang may mga hindi lang straight yung daan. May niyog. O, may niyog. Pero hindi naman siya naman yung obstruction. Right? So, babalik tayo doon sa ating camera.
Yan. So it is a distance test for our Feinodi wireless microphone na nabili natin sa Shopee. Kaya kung interested po kayo at kailangan niyo itong microphone na ito, I invite you to check the link na isi-share ko dyan sa baba sa description para po makita niyo or mabili niyo yung ating nakitang wireless microphone dito sa Shopee, right? So, yan lang po as of now. Give me a thumbs up, like, and share this video if you think na nakatulong tayo sa ating mga kababayan. At don't forget to subscribe. 10,000 subscribers na po tayo as of this time. At maraming salamat po sa inyong panonood. So, yun po mga kaibigan. At nakita natin or nasaksihan natin kung gaano po kaganda itong microphone na ito. No? Sa maliit na halaga po, meron tayong napakagandang output ng audio, no? Medyo nagkatalo lang po doon sa medyo malayong lugar kasi hindi po straight yung ating receiver doon sa ating transmitter dahil yung daan is lumiko po ng konti. Okay? Merong mga konting obstruction, hindi naman building, pero parang open space pa rin po siya. So sa distance na 50 meters, maganda pa rin po yung pick up ng audio. So, kapag walang hangin, mas maganda po siguro. Kaya lang yung try natin kanina, medyo may hangin ng konti. So, ang final thought ko po dito sa product na to is 5 star. Okay, 5 star po sa halagang 1,618 pesos. No? I'm not sure kung magbabago itong price na to. Kaya kung gusto nyong humabol at makakuha ng presyo na ganito kamura po, at best for vlogging, for interview, for class. Ayan. So, check nyo po ang link na ilalagay ko sa description down below. Or dito sa ating card. Ito. Check nyo lang dyan. May ipapop up dyan mamaya. Okay? So, direct na shopping link po papunta sa kung saan natin nabili ito sa Shopee. Right? So, yan lang po ang ating ma-share ngayon sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtiwala dito sa ating channel, Digital Guide TV or Digital Media PH, ang inyong online guide dito sa YouTube. At maraming salamat po at see you next time. Goodbye.